Okay, pag-uusapan natin ngayon ang kaso sa barangay. So, imagine natin kung ikaw ay nasa posisyon ay inirereklamo sa barangay. Kasi sabi nila, may nagawa ka daw na kasalanan. Sabi na natin, so kung ano mang kasalanan niya na maliit, slight physical injury, or sinasabing maliit na kaso, oral defamation, mga ganun. So, yung mga kaso kasi ngayon ay dadaan yan sa barangay. Kasi hindi yan tatanggapin doon sa MTC, sa Municipal Trial Court, kapag walang certificate to file action galing sa barangay. So, may mga complainant po na sa barangay pa lang gusto na magpaariglo. Pero, maano naman sila, kumbaga sa ano, mapagsamantala. Ang hinihingi nilang ariglo ay napakalaki. Tandaan natin na yung barang powers po ng barangay ay hindi pwedeng mamuwersa kung ayaw ng dalawang parting mag-ariglo. For example, ikaw ay respondent o kaya both side, complainant man yan o respondent, sinasuggest ng barangay na mag-ayos na kayo pero hindi kayo magkasundo sa arigluhan, sa presyuhan kasi masyadong malaki ang hinihingi ng isang complainant. So, hindi pwedeng imandatos ni mandatory si barangay na sabi na sige, ibigay mo na yan. Kung hindi, ganun lang. Wala siyang magagawa. Hindi power ng barangay yun yung mag-obliga ng tao na pag-ayusin. Kung ayaw nilang mag-ayos, so ang last option ng barangay ay mag-issue ng certificate to file action para alisin sa kanila yung kaso doon sa mas mataas na hukuman dalhin. Sabihin natin sa MTC. So ngayon, hinihingian ka ng malaki. Sabihin na 40 mil. O kung gusto mo magkariglo dito sa barangay, magbayad ka na ngayon ng 40 mil. Kaya 50 o pataas. Masyadong malaki, di ba? So ngayon, kung hindi ka sanay, ang banat sa'yo, sige, pag hindi mo binayaran niya ng ganyang halaga, ay iaano natin yan. Iaakit namin yan doon sa korte. Kakasuhan ka namin. Siyempre, as a respondent, kung ikaw ay hindi sanay sa kaso, takot ka sa kaso, kasi kaso na yun eh. Makakasuhan ka daw. Diba? So, maaaring bumigay ka na sa barangay. Maaaring mapilitin ka na magbayad kahit malayo yung presyo doon sa violation. Sabihin natin, may parang pagkakamali. Diba? So, takot ka. Takot na takot. Hindi ka kasi aware. Ang akala mo, makukulong ka na kapag nakasuhan ka. So, hindi po ganun. So, ngayon, ang suggestion ko ganito. Kung masyadong malaki ang hinihingi at di nyo talaga kaya makipag-ariglo, since na wala pa namang kaso yan, so, kung talagang nagkamali kayo, admitted kayo, na mayroon talagang injury, at malaki ang hinihingi, so, ang gawin, tawaran mo na malapit doon sa injury or malapit doon sa kaya mong ibayad. Ngayon, kung talagang ayaw, ginawa mo na lahat, ayaw talagang pumayag ang complainant, yun talaga ang gusto niyang presyo, huwag kang mag-alala, marami ka pang pagkakataon. Kung medyo kaya mo naman makipaglaban, kaya mo naman magtawag nito, makarating sa court, ay di, antayin mo muna, so hayaan mo muna mag-file ng kaso. Pagkatapos noon, doon ka sa fiscal. So, si fiscal kasi,
Ipapasa yan doon ng police yung investigation report. Tapos isusubpi na ka ng ang responde ng piskal. So ngayon, magpapasa ka ng counter affidavit. Malay mo, alalahanin natin na yung sa barangay po, yung certificate to file action, hindi pa ho yun sigurado kung talagang magiging kaso yung complaint niya. Take note, ah, barangay pa lang yan. Hindi ka pa sigurado kung magiging kaso yan. Ngayon, kapag nakarating sa piskal yan, na-issuehan ka ng subpoena at nakapagpasa ka ng counter affidavit, yung respondent, i-evaluate yan ni piskal. Doon pa rin niya. Kung ang lalabasan niyan mayroong probable cause, doon pa lang yan magiging kaso. So, kapag nakapagpasa ka na ng counter affidavit, ang isang respondent, so, result na lang ang aantayin nyo. Resulta. So, ngayon, pag nagkaroon ng probable cause, so, kaso na yun. So, doon ka ngayon, siguro, mapipilitan ka ng mag-ariglo doon. Ngayon, kung talagang kaya mong lumaban, mag-bail ka. Ngayon, kung talagang ayaw mo ng kaso, abay, ibigay mo na yung hinihingi niya kasi kaso na yun. Diba? Ayun yung pagkakaiba ng level ng barangay at ng piskal papunta na sa court. So, mas angat. Dito pa rin, dito pa lang nabubuo yung kaso sa piskal. So, after niyang ma-evaluate ng piskal yung information na na-receive nila, yung investigation report. So, dalawa ang ano niyan, dalawang kahatungan. Either ma-dismiss yung kaso or maging kaso, mag-proceed sa court. So, doon kayo sa court nag-hearing. So, yung point, yun na yun ang time na talagang kung ayaw mong makasuhan at inaalagaan mo ang inyong pangalan, doon na mapipwersang magbayad yung respondent sa ganun mga halaga. Kung pipilitin mo na talaga makabayad. Kasi kung hindi, hindi madi-dismiss yung kaso. Ang ano naman doon, bago ma-dismiss yun, ang kailangan naman ipasa doon ay yung counter affidavit, affidavit of desistant para i-dismiss na judge yung kaso. Pero take note, depende sa kaso. No? Siyempre, kung galing nga yan ng barangay, normally, maliit na kaso yan. So, I think naman, sa mga maliliit na kaso, ay hindi na masyado nakikialam yung piskal. Kasi tandaan po natin na yung piskal, mga abogado or police, yung tinatawag na state, ay pwede po silang magdemanda. Pwede silang magtayo ng representative ng kaso sa kaso na kahit wala ng complainant. Sila na mismo ang complainant. Pwede yon. Kaya lagi natin sinasabi, no, kapag capital offense yan, although yung dalawang parte ay nagkaayos na, so kailangan pa rin ng approval ng fiscal through the judge kung nakapail na yan sa kanila, kung papayag sila na i-dismiss yung withdrawin or i-dismiss yung kaso. Kasi nga yung dalawang parte ay nagkaayos na, so mahalaga ang kanilang approval. Pero pag maliliit lang, palag naman yan mga yan. Kasi take note, si load din yan. Kahit maliit na kaso yan, load. Kasama yan sa load nila. Kasama yan sa cut type nila na mga secretary dyan para sa calendar nila. So yun po ang ina-advise ko. Sa parte ng barangay, huwag muna kayong bibigay dyan. So, tansyahan pa yan. So, hindi mo nga alam kung magiging kaso pa. Malay mo, pagdating doon sa fiscal, makalusot, madismiss yung kaso. Ayan guys, so, yan yung idea ko, no? So, pwede kayong magkonsulta sa mga ibang abogado kung ano ang maaari nyong gawin sa mga ganitong senaryo. Ngayon, kung talagang assumption na talo talaga as a respondent, so, ang pinakadabis dyan, ariglo. Ngayon, kung may nakikita kayong chance na manalo, so, bail. Tapos,
hearing. So kapag may hearing, alagaan nyo lang, huwag kayong mag-violate. Lagi kayong mag-attend. Huwag kayong mag-violate sa condition ng bail para hindi ma-forfeit yung bail at para hindi ma-issuehan ng warrant. So maraming salamat guys. So yan lang po ang masasabi natin sa issue sa barangay. So thank you for watching. At see you again my next video.